أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مع ربنا سبحانه وتعالى الإسلام at naririto na naman po tayo sa ating programa na kung saan tayo ay nagsasanay sa pagsasagawa ng dialogue. Tinalakay natin noong nakaraang linggo ang patungkol dito sa pamamaraang mainam na kung saan ipinag-usap sa atin ng ating pananampalatayang Islam at sa sunan ni Propeta. So ang tanong natin, kung mawawala ang lahat ng katangian at merong mananatiling tatlo, ano sa palagay mo ang tatlong pinakamahalaga na dapat manatili sa bawat isa sa atin? Sumagot po si Brother Abdullah Bukad, at ang sabi niya, una, dapat maging relihiyoso. Pangalawa, maging matatag. At pangatlo, mapagpalikloob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sumagot ang ating kapatid na si Bashir Palaw, ang sabi niya, una, dapat mapagbigay. Pangalawa, mapagkumbaba. At pangatlo, maaasahan. Ngayong gabi mga kapatid, muli natin marinig ang dalawa natin magkatunggali upang ipagtanggol ang kanilang mga pinaniindigan ng bumito. So magsisimula tayo inshallah kay Brother Bashir Palaw, 3 minuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, kailangan sa atin yung papagbigay bawat sa atin sa Islam. Kasi ang sinuna, ang masagsara sa lang yung mga mujahidin sa Makka ay lumipat sila sa Madina. Ang tawag sa kanila ay mga Ansar. Ang mga muhajirin, lumipat sila sa Makka, ang tawag sila Ansar. Pero yung mga Ansar, sinulungan nila yung mga mujahidin. Yung mga mujahidin, walang na sila. Walang pagkain. Yung mga iba, walang asawa. Nung dumating doon ang mga Ansar, mga mujahidin sa Ansar ay muhajirin. Sinalubong na mga Ansar, tapos wala silang makain, binibigay sa kanila lahat. Pati yung isa na sahaba na mayroong asawa na dalawa, binigay niya sa isa, yung isa ay binata. Doon nakikita ang mga sahaba ay sila ay titingnan natin yung mga kung kaya pa natin ay gawin natin yun, ay sila ay mga tinatawag sa kanila. Doon nakita sa kanila magbigay, pero pinapractice po ang sa atin. Kung wala sa atin ang mapagbigay, hindi makikita sa atin ang tunay na Muslim. Ay, yan ang pinapraktis sa bawat isa sa atin. At saka, bawat isa sa atin na kailangan mapagumbaba. Kung mataas din ang tingin sa atin, malaking kaalaman sa Islam ay hindi yung totoo na tunay na Muslim. Kung malaki ang kibur, kasakalaman niya, makita sa kanya yung kibur. Kung anong katanungan, sasabihin niya, alam ko yan. Pero wala din siyang dalil sa Quran kaya sa Hadith, yung nagiging maganda sa bawat Muslim. Yung nakita sa kanya, yung kunwari sa kanya, malaking kaalaman sa Islam. At saka dapat sa atin ang mga asahan. Kung makita sa isa sa atin ng hindi maasahan ay may tutuloy siya ng munapik. Ang munapik ay tatlong tanda sa kanya. Yung nagsalita siya pero hindi maasahan, bumubrek siya sa mga katupadan ng Islam. Yun ang mahirap sa Muslim. Kung siya ay magiging isang munapik, hindi maasahan. So, yun lang masabi ko sa salat wa sa mga Rasulullah. Alhamdulillah. Natapos ang unang stand ni kapatid na Bashir Palaw. Ngayon ay magtatanong sa kanya si kapatid na Abdullah Bukad. Tungkol dun sa mga binitiwang salita ni kapatid na Bashir. Kanina kapatid na Bashir, dahil sinabi niya na ang mga sahaba o mga ansar na sinasabi na kanina ay mapagbigay. Tulad na lamang natin yung napakinggan natin sa kanya na may dalawang asawa at yung isa ibinigay niya. Masyad na kapatid, mapagbigay ka pati yung asawa mo ibinibigay mo na. So, doon ba hindi ka nagkakasala? Tama o mali? Yung ba ay pagkakasala? Tama o mali? Mali. Mali. So kung ikaw ay nagkasala at ang iyong katanginan kapatid ay
mapagbigay, mapagpumbaba at maasam, mapapatawad ka kaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kasalanan mo na ginagawa o nagagawa mo. Ang tanong niya kanina, yung ginawa ba niya na pagbibigay doon sa isa sa mga asawa niya ay mali o tama? Tama yun. Sabi mo mali kanina. Hindi mo kang kasalan. Okay, so yung daw ay tama. Hindi mo kang kasalan. Hindi tama. So kapatid na bahit mamaya pagkatapos ng aking mga katanungan, ipaliwanag mo nga sa atin kung saan mo napulot o saan mo nakita ang dalil na ang asawa ay pwede ibigay sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam. At saka, kung ikaw ay nagkasala kapatid na bahit, eh ang mga katangian na meron ka ay mapagbigay, mapagkumbaba at maasahan, paano ba ngayon mapapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa mga ito? Kunwari, ang mapagbigay, eh hindi mo na ibigay minsan sa tayo lang ay tao lamang na nakakagawa ng pagsuway. O minsan nakakapagdamtal dahil nangangailangan din tayo at doon ay nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang kapatid natin sa pananampalataya. So, ano ang dapat mong gawin kapatid? Ikaw ba ay dapat magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ito ba ay tama? Magbabalik loob ka ba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kadahilan ng ikaw ay nagkasala? So kapatid, ang pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dapat lamang nataglayin o katangian ng isang Muslim. Time, sir. Alhamdulillah, narinig natin ang mga kasagutan ni Brother Rashid sa mga katanungan ni Brother Bukad. Ngayon, pakinggan natin si Brother Abdullah Bukad sa kanyang unang stand. Bismillah. Ang napili kong katangian mga kapatid ay isang pagkareliyoso. Dahil sapagkat ang pagkareliyoso, ito ay pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-aakay sa atin upang sundin o gawin ang kanyang mga pinag-utos at iwanan ang kanyang mga pinagbabawal. Dahil ang pagkareliyoso kapatid ay kinakailangan ng bawat isang Muslim sapagkat ang paghahanap pa lamang ng isang mapapangasawa ay kinakailangan mo nang maghanap ng mapapangasawa na isang reliyosa o may pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at kinakailangan din na taglayin o katangian ng isang Muslim ang maging matatag sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sinusubok tayo araw-araw sa mga pagsubok na binibigay niya sa atin tulad na lamang ng mga lumayo tayo sa ating mga mahal sa buhay na nandun sa Pilipinas na nandito tayo na nagtatrabaho at nagkakahirap pero pinapatatag pa rin natin ang ating mga sarili dahil sa pagmamahal sa kanila. At kinakailangan din mga kapatid na maging maiwan ang katangian na mapagbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ito, kahit tayong lahat dito, ay katangian na natin ang mapagbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kadahilanan tayo ay nagkakasala sa araw-araw na ating mga ginagawa. Tulad na lamang ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ano sabi niya? Okay, mga mananampalataya. Huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patatawarin niya ang lahat ng inyong mga kasalanan mula sa inyong mga sarili kahit gaano pa ito kalaki dahil ito ang pinakamalinaw. At isa pa, ang lahat, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. Ngunit ang pinakamainang sa kanila ay yung palagi ang nagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Narinig natin ang unang stand ni Brother Abdullah Bukad. Ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataon si kapatid na Bashir para magtanong sa kanya sa loob ng 2 minuto. Okay. Ano mo ba yung Brother Bukad? Will you? English na, will you? Ang manatanong ko sa iyo sa reliyuso. Reliyuso ka, lagi ka nagsasala. Pakitang tao, kapag nandiyan ng mudir mo, kapag hindi ka nakikita ng mudir, hindi ka nagsasala.
matatawag ba sa iyo ay religious? Yes or no? Siyempre, matatawag ka pa rin. Dahil, ikaw ay nagpapakita ng pagsasala at mga ibata sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi niluluso pa rin siya sa kadahilanan, kahit na hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay para sa tao lang. Kasi liha. Pangalawang tanong ko sa iyo, kapag sinubukan ka ng Allah, please, dahilan ikaw ay matatag, ginagawa mo yung five pillars of Islam, sa last year at some hajj, inawas sa'yo ni Allah ang kayamanan mo, dahilan pagkasunod pati anak mo, kasama, nawala rin, nawala na, kasama, nawala. Sinabi mo kay Allah, bakit ako pa, sinubukan mo, hindi ibang tao, hindi alam, hindi wala na sumusunod ni Allah. Yung sala mo ay minsan lang, pag nagsala ka pa hanggang tumigil ka sa pagsasala, patalawang pa sa'yo ay matatag. Yes or no? Hindi siguro no. Hindi siya yung tanong. Bakit siya yung tanong? Eh, tumutukoy doon sa mga... Hindi niya. Ibang topic niya na sinabi. Yung tinatanong mo sa kanya, sa particular na tao na... Kumbaga, ang sa kanya kasi matatag. Yung sabi, yung tinatanong mo, yung tao hindi matatag. So, yung sa kanya, religyoso, tanong mo, yung tao hindi religyoso. So, magkaya-kaya, okay ba? Okay, so time's up. Time's up. Okay, so alhamdulillah, bigyan natin si Kawatid na Bashit ng 3 minuto para sa kanyang huling pananalita. Sana. Bashit, 3 minutes, bismillah. Kasi kung dito yung mapag-mababawat isa sa atin, kapatid na mahirap. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamsa fil ard, marahan innaka la tamsi, marahan innaka la taharrak ard, walang tablugal jabal hukud. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang matlakad sa lupa na sobrang naggagalak, labis ang tuwa. Katotohanan, hindi mo rin marawang sirayin ang lupa. Kung hindi mo magagawang maabot ang katayuan tulad ng mga bundok. Yan ang mga kapatid sa Islam. Pinapraktis natin yan at saka yung maasahan. Kapatid sa atin, kailangan maasahan upang tayo mo ay pasundin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang katanggalin natin sa ugali natin yung hindi maasahan kasi magiging isang hypocrite tayo. Kung gawin natin yan, insala subhanahu wa ta'ala, masundin natin ang sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kung ang balak natin pang makapasok sa paraiso kasi itong dunya ay tempulayon. Itong dunya ay sa atin. Pagsubok lamang. Lahat ng gawin natin dito sa mundo ay pagsubok. Tisubukan Allah subhanahu wa ta'ala yung saan ang pit natin. Kung sinubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala pero napit pa rin, hindi tayo nakatis. Yun ang hindi maganda bawat isa sa atin. Sa palapang bawal iwala ko sa Astagfirullahaladzim. Salamat. May brother bukan, 3 minuto. Bismillah. Mga kapatid, hindi na kinakailangan at katangian o manatiling katangian ang mapagbigay, mapagkumbaba at maasahan. Sapagkat kapatid, kahit meron kang katangian na ito kung ikaw ay nakakagawa ng mga pagkakasala, pero hindi ka naman humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang saysay ang mga katangian ko, kapatid.
Kaya dapat na taglay ng katangian lamang ng isang Muslim ay maging reliyoso. Sapagkat ang reliyoso, kapatid, ay maraming sangay ito tulad na lamang ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kinakailangan natin ang maging matatag sapagkat susubukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng mga iba't ibang mga klaseng pagsubok sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kinakailangan din natin manatili sa atin ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan tayo ay nagkakasala at ikas lamang sa atin ng mga tao ang pagkakasala. Okay. So, meron ka pang natitirang oras. Ako? Sabi niya kasi, hindi makikita sa atin ang pagiging tunay na Muslim kapag hindi makapagbigay. Anong masasabi mo doon sa sinabi niya? Hindi makikita? Hindi makikita sa atin ang pagiging tunay na Muslim kung hindi tayo marunong magbigay. So, kapatid na bashi, kung hindi mas tayo magbigay, hindi man matawag na hindi tayo isang mananampalataya, isang tunay na Muslim. Sapagkat kung hindi man ako nagbigay, hindi kadahilanan na isa na akong kapir. Kaya na mayroon akong pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala para patawarin sa mga pagkukulang kong ito. Okay, alhamdulillah, natapos ang unang dialogue sa pagitan ni Brother Rashid Palaw at ni Abdullah Bukan. Actually, tinitiklo ko yung mga sinasabi. At nakita ko na minsan hindi kayo attentive. Dapat kung ano yung sinasabi niya, sinusulat mo. Sabi ko sa inyo, dapat may notebook ka dyan, may ballpen ka dyan. Tinitiklo ko yung mga sinasabi niyang mali o may pagkukulang o correction. Tulad doon, yung mga ganung bagay. Para, kasi magiging ano mo yun eh, argumento mo laban sa kanya. Yung mga sinasabi niya. At nakita natin, narinig natin ang paglalahad ng dalawang side. At sa palagay ko na nakapagbigay ng maayos na paglalahad, proof at logic sa kanyang argumento ay si Brother Abdullah Bukan. MashaAllah. Hamsik. Hindi nagsak mo, Hamsik.